nakaugat na sa ating mga Pilipino. Kasi bago pa dumating ang mga Kastila, ay meron na tayo ngayon. Ang tanong ko, bakit pa natin kailangan pag-aralan ito? At bakit kayo naririyan sa posisyon nyo ngayon? Bakit ka napagpad dito sa Sikoloya? Ayan ang tanong na paulit-ulit bumabagabag sa ating mga isipan. Bakit nga ba tayo narito? Bakit nga ba tayo nagpapatuloy? Nais lang ba nating may papatunayan? Ano nga ba ang ating pinanghahawakan? Hinahabol lang ba natin ang bukas ng kawalan? Ngunit sa aking pagbabalik-tanaw, muli kong namalayan na ang bughaw at puting pangako ay nakatali pa rin sa aking mga kamay. Ang pangako na mapayapa at mabuting kinabukasan na siyang unang nagpaibig sa akin at nagsilbing dahilan. Ang mga mitiin na nagsilbing pundasyon ng pag-ibig at dedikasyon na tila aking nakalimutan habang kinakwestiyon ang panahon. At sa aking paglingon sa pinagmulan ng paglalakbay na ito, ay doon ko nakita ang mga taong nangarap katulad ko. Ang mga taong nag-alay ng pawis at talino upang taniman ang nooy mabatong daan ng mga rosas upang ating lakadan. Ang pag-asa ng kanilang pinanghahawakan ang nagbukas ng madaming posibilidad sa ating paglalayag. Kamusta? Nasagot na ba ang iyong katanungan? Ito ang dahilan kung bakit ka naririto. Para sa layunin, para sa gawain, at para sa bayan. Kaya't ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy niyo ang aming simulan. At ngayong matagumpay kong narating ang aking kinaroroonan, nasa aking mga kamay naman ang paggabay. Ang daang nooy tila imposibleng lakaran ay aking aayusin upang inyong matakbuhan. Ito ang pangako ng aking buhay. Kaya naman, sa aking pinakamamahal na Sikoloya, ito ang huling regalo ko sa iyo.